Sa wakas ay pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang Universal Healthcare Act, isang mahalagang batas sa reformang pangkalusugan ng bansa. Ayon sa batas, automatic ng PhilHealth member ang lahat ng Pilipino at obligado na ang PhilHealth na isama sa mga benepisyo nito ang libreng konsultasyon, lab test at iba pang diagnostic services. Bagamat maganda ang layunin ng batas, hindi rito natatapos ang pagbibigay ng gobyerno ng Universal Healthcare. Maaring tingnan ang universal healthcare na isang kahon. Mapupuno lamang ito kapag nakompleto ang tatlong dimensyon nito: haba, lawak, at lalim. Ang kahabaan ng kahon ay sumisimbolo sa dami ng mga tao na dapat magbenepisyo sa universal healthcare. Ayon sa bagong batas, dapat 100% ng mga Pilipino ang otomatikong enrolled sa PhilHealth. Maganda ito dahil noong 2017, dalawa lamang sa tatlong Pilipino ang sakop nito. Ang lawak ng kahon naman ay sumisimbolo sa dami at mga uri ng serbisyo na bukas sa mga Pilipino. Kahit na lahat ng Pilipino ay enrolled sa PhilHealth, walang bisa ito kung kakaunting serbisyo lamang ang pwede nilang mapakinabangan. Sa pagtutok ng bagong batas sa primary healthcare, sinisiguro nito na pwedeng matamo ng mga Pilipino, mayaman man o mahirap, ang basic healthcare services ng libre. Kailangan siguruhin ng bagong batas na gagawa ito ng packages na tutugon din sa mga mas malulubhang sakit tulad ng diabetes o cancer. Panghuli, ang lalim ng kahon ay sumisimbolo sa porsyento ng gastos pangkalusugan na galing sa sariling bulsa at ipon ng mga pasyente. Kahit na-enrolled lahat ng Pilipino sa universal healthcare at maraming serbisyo ang pwedeng matamasa dito, baliwala kung patuloy nagagastos ng malaki ang mga pasyente at kanilang pamilya na maaaring magdulot ng pagkabaon sa utang. Noong 2017, git sa 372 bilyong piso ang tinatawag na out-of-pocket healthcare spending sa buong Pilipinas. Bagamat kayang tustusan ng gobyerno ang parte nito, malinaw na hindi sapat ang budget ng gobyerno. Bukod dito, marami pa ring balakid sa pagpapababa ng gastos ng mga pasyente. Maraming ospital pa rin kasi ang di kayang paliitin ang halaga ng kanilang mga serbisyo. At marami ring doktor ang mahilig maningil ng pailalim at walang resibo. Sumatotal, magandang panimula ang Universal Healthcare Act, pero napakarami pa nating kailangan gawin para maging tunay na universal o pangkalahatan ang mga serbisyong pangkalusugan sa ating bansa.